Kamusta mga tropa? Welcome sa panibago nating video. Madalas nating marinig ang salitang karma, pero hindi lang ito madalas mangyari sa tao. Ito ay nangyayari din sa iba't ibang klase ng hayop sa kagubatan. Kagaya ng buhaya na pinalagan ng isang tigre, rakun na hinagis ng isang chimpanzee. Kaya rito mga tropa at panoorin nyo ang mga hayop na nagkamali sa kanilang kinalaban o pinalagan nilang hayop. Panglima, isang raccoon laban sa anim na chimpanzee. Normal na sa isang zoo na ang isang uri ng hayop ay magkakasama sa isang kulungan. Subalit magugulat ka sa video footage na to na nakunan sa isang zoo sa ibang bansa. Dahil may isang raccoon na nakapasok sa kulungan ng mga chimpanzee at pinagbayaran nga nito ang pagpasok sa maling baluarte. Marahil naghahanap lang ang raccoon ng pwedeng makain ito pero hindi ito nagustuhan ng mga chimps. Kaya naman tinuruan ng mga chimps ng leksyon ang raccoon na siguradong hindi niya makakalimutan. Sinubukan pa nga nitong magtago sa isang talahiban at muntik nang makatakas. Subalit inabot siya ng isang gigil na gigil na chimps at nahawakan siya sa buntot at inihagi siya ng malakas at tumilapon sa ibaba. Nakakagulat at buhay pa din ang raccoon at nakakita siya ng isang butas na pwede niyang takasan. Kaso nga lang, may isang chimps na nakabantay doon at muli siyang nahawakan sa buntot at inila siya pabalik para hindi siya makatakas. Maya-maya lang dumating na ang pinaka-leader nila at binigyan ng 1-2-3 punch sa sikmura ang raccoon. Para lang isang eksena kapag may nahuling snatcher at ginugulpi ito para madala at matuto sa nagawang pagkakasala. Kaya paniguradong itong raccoon ay uuwing masakit ang katawan at may matututunang leksyon sa kanyang pagkakamali. Pang-apat, buhaya laban sa isang tigre. Ang tigre at buhaya ay bihirang magtagpo sa isang duelo o sagupaan dahil sa magkaibang uri ng tinitirhan nila. Ang tigre ay madalas sa mga gubat at kapatagan. Ang buhaya naman ay sa lugar na matubig. Pero magiging intense ang laban pag silang dalawa ay nagtagpo ng landas. Dahil ang dalawang hayop na ito ay tinatawag na predator o pumapatay at kumakain ng laman ng kapwa nila hayop para sila ay makasurvive at mabuhay ng matagal. Kagaya ng rare video footage na to na nakunan ng intense na pag-aaway ng dalawang predator na hayop na to, hindi natin alam kung ano ang rason ng kanilang paglalaban. Pwedeng pinagtanggol ng tigre ang kapwa niya sa panganib na banta ng buhaya. O kaya naman pareha silang gutom at kailangan ng kumain. Kitang-kita naman na lumalamang ang tigre sa sagupang ito. Iniikutan na ng tigre at nililikuran ng buhaya, sabay kagat sa matigas na batok nito. Pero siguradong mahihirapan siya bago niya ito mapatumba dahil sa matigas na balat ng buhaya. Marahil pwedeng manalo dito ang tigre dahil advantage ito para sa kanya. Mas mataas ang tigre kaysa sa buhaya at nakakakilos ng mas komportable dahil ito ay ang kanyang teritoryo. Pero mag-iiba ang ihip ng hangin pag sa teritoryo naman ng buhaya ito nangyari. Gaya na lang ng maling desisyon ng tigre na ito na lumabas sa teritoryo ng buhaya. Wala na lang siyang nagawa kundi tanggapin ang katotohanan habang nilalapa siya at kinakain ng mga kapwa niya predator. Pangatlo, ang deadly kick ng zebra sa wild beast. Walang kamalay-malay ang musmus na wild beast na to nang bigla na lang siyang tadyakan sa mukha ng zebra. Ang tagpo na yon ay nag-gather lang sa isang lugar ang mga zebra at wild beast para uminom at magpahinga pansamantala. Ang iba ay tahimik lang at nagkukutkot na makakain sa sahig. Nang bigla na lang tadyakan sa mukha ang wild beast ng zebra at bigla na lang itong tumumba sa sahig. Agara naman kumaripas ang takbo ang iba nilang kasama dahil nagulat sila sa nangyari. Agad din naman silang bumalik pa isa-isa para i-check at tulungan ang kawawang musmos na wild beast na kasama nila. Bago man mangyari yon, ay mukhang may nabubuo ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig ng hayop. Buti na lang nagawa din makarecover ng musmos na wild beast at sana ay hindi seryoso ang tinamunyang galos. Pangalawa, chicken versus cobra. Ang inahing manok ay likas na protective sa kanilang mga sisiw. Gagawin talaga nila ang lahat para hindi masaktan ang kanilang mga sisiw. Kahit pa may panganib na pwede din itong ikapahamak, gaya na lang ng pag-atake mula sa isang makamandag na ahas na cobra. Sa video na to makikita na unti-unting gumagapang ang cobra papalapit sa mga sisiw na isa sa paborito kainin ng mga ahas. Buti na lang to the rescue ang inahing manok at bago palang makalapit ng cobra sa mga sisiw niya ay agad na niya itong sinindak. Inambahan niya itong tutukay na tagara naman na paatras pabalik ang cobra. Pero hindi nagpadayag ang cobra at bumalik ito para tapusin ang kanyang nasimulan. Sa pangalawang pagkakataon dito na sila nagtambuno ng inahing manok.
Ilang beses sinuklaw ng ahas ang manok, subalit sa sobrang alerto nito ay nakakailag siya sa bawat tuklaw ng kobra na pwedeng ikamatay nito sa isang iglap lang. Todo protekta pa rin ang inahing manok sa kanyang mga sisiw habang nakikipaglaban siya para sa kanyang buhay at para sa kaligtasan ng kanyang mga anak na sisiw. Buti na lang tila natakot at nawala ng pag-asa itong kobra at parang gusto ng tumakas. Dito na nagkaroon ng pagkakataon para makatakas ang mga sisiw. Ngunit may isang sisiw na naiwan pero hindi pa rin ito pinabayaan ng kanyang nanay. Dahil binalikan niya ito para iligtas at ang kawawang ahas ay walang nagawa sa kanyang masamang balak. At panghuli, ang iguana versus sa iguana. Ang inyong video na masasaksihan ay isang pagtatambuno ng dalawang iguana na tila nagkasamaan ng loob. Hindi natin alam ang tunay na rason kung bakit sila nag-aaway pero habang pinapanood ko ang video na to ay hindi ko maiwasang matawa dahil para ako nanonood ng isang away trapiko mula sa dalawang driver na nagkainitan at naisipang magsuntukan sa kalye. Kakaibang klaseng pag-aaway ito dahil puro lang yakapan at parang nagre-wrestling lang silang dalawa. Nagawa pa nga nitong magpagulong-gulong sa gitna ng kalsada at bandang huli sumuko na nga itong isang iguana at kumaripas ng takbo. Comment down below mga tropa kung sino sa limang video na napanood ninyo ang nasusurpresa kayong panoorin. At syempre kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mo na makalimutang pindutin ang like button kasabay din ng pag-subscribe sa ating channel at i-on mo ang notification bell para lagi kang updated pag meron tayong nilabas na bagong content kagaya nito. Muli, salamat mga tropa sa panonood at suporta. Aabangan at aantayin ko ulit kayo sa susunod ko na video. Isang malapit na face bump para sa inyo mga tropa.